Ayun, gagala tayo. Gagala. Itingin tayo ng mga rider na walang helmet. A few moments later. Ayun, gagala tayo. Gagala. Itingin tayo ng mga rider na walang helmet. Magbibilang tayo, ha? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Yan o, apat. Lima. Oh, panglima to. Hindi talaga uso dito, mga kapatid, sa ano? Saan pa tayo? Magalang, Pampanga. Ay, si ate, oh. Ito, pangani. Sige, overtake pa. Ah, kamuti kayo. Dapat sa inyo, nilalaga. Ah, ito, anim, pito, walo. Oh, tignan mo, walo, siyam. Oh, parang ano, kapalit eh. Kami lang yung naka-helmet dito, eh. Oh. Shout out na lang sa LGU ng ano, Magalang Pampanga. Pwede nyo naman ipatupad yung batas para ang mga rider natin pag sumemplang hindi naman putok yung ulo. No? Shout out na lang sa ano, sa mayor ng Magalang Pampanga. Patupad nyo naman yung batas. Kawawa yung mga rider, no? Ay, batas nga na helmet law, di naman pinapatupad. Mas uhulihin pa yata dito yung naka-face mask eh. Yung hindi ka naka-face mask, kaya kahit kesa hindi ka nakasuot ng helmet. Ayan o, ayan o. Oh. Ay, naka-stop ba? Ay, sorry, hindi ko napansin. Buti, walang huli. Ayan mga kapatid, oh, folk. Ayan yan, walang helmet talaga. Ayan, may isang couple. Yung driver, may helmet. Yung back ride, wala. Ayan o, walang helmet. Ah, ito na naman o, walang helmet. Ayan o, walang helmet, walang helmet. Walang helmet. Pag sa memplang, alam mo na, hindi mo yan ang GCash. GCash is ready. Gagas ka nga lang sa kalsada, madulas ka lang sa bahay nyo. Pag nabagok yung ulo mo, gagastos ka ng malaki. Eh, paano na kaya mga kapatid, pag ikaw ay nabagok? Sa memplang yung helmet at tumama yung ulo mo. Ano yan, mas matigas pa yung bunga natin kaysa sa espalto o kaya yung cement. Gaya nun, wala nang helmet, kasama pa yung anak nila. Ah, ito mga to. Ano? Bakit ka sa malaking pinapalaya? Ha? Hindi, sasabihin ko na sana eh. Bakit bawan? Kasi for customer only. Eh, bibili ako. Okay na. Oh, gusto kong ganunin eh. Yung gwardiya na yan eh. Ate, oh, walang helmet.
Ayan, walang helmet. O, ano pa? Ito, walang helmet. Ano tawag sa kanila, mga kapatid? Terminator. Kasi yung buto nila, mga kapatid, mga bakal. Bakal buto ng mga... nakita kanina kasi yung ano yung yung traffic light pasensya na po sa ulo susunod din natin aware naman ako nag-focus lang ako sa mga taong walang helmet. Ang pinapa naman tayo, di ba may ano doon? Amatis? Baka tanggalin? Tatanggalin mo ba? Ayun, talagang walang may gustong mag-helmet. Pero kung titignan natin ang statistics, mga kapatid, napakadaming namamatay ng mga rider dahil hindi sila naka-helmet during crashes. Ayan. Ano naman, mabagot yung helmet mo. Diba, anong mangyayari sa'yo? Pero, ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan bakit patuloy silang hindi nag-helmet. Ah, ito. Tignan ito. O, oh, diba? Walang ka-helmet-helmet. Eh, parang ano yan mga kapatid eh. Pag sundalo ka, kailangan meron ka barin. Pupunta ka ng gera. Same as pagpumotor. Pagdag motor ka, dapat may helmet ka. Kasi yung helmet, ito yung magliligtas sa'yo pagdating sa disgrasya. Diba? Pero, ewan, ayoko na lang magsalita. Pero, kasabihan kasi mga kapatid, meron ako nabasa na bakit ka mag-helmet? Kasi, kailangan mong proteksyonan yung ulo mo. At the same time, of course, kung proteksyonan yung ulo mo, ang pinaka-critical lang naman na parte sa ulo ay utak. So, kaya ka nag-helmet dahil pinoproteksyonan mo yung utak mo. Diba? Eh, bakit di ka nag-helmet? Aso, sorry to say, bakit hindi ka nag-helmet? Kasi wala ka po proteksyon ng utak. Eh, sa isang banda, oo nga naman, di ba? Nag-helmet ako para proteksyonan yung ulo ko, of course, yung utak ko. Yung karamihan, bakit hindi nag-helmet? Kasi wala silang pro-protection ng utak eh. Eh, sad to say, pero yun talaga, real talk lang tayo, mga kapatid, no? So, isa lang naman yung ano natin, yung gusto natin iparating sa mga kapatid sa ating rider na magsuot ng tamang helmet yan na tumakta ka sa motor mo. Either mamamalengke ka, mamamasyal ka, ikot-ikot lang, mag-helmet ka. Bakit?
Di kasi natin alam mga kabay kung kailan tayo madidigrasa. Diba? Kaya sabi nga dapat palagi tayong handa. Kagaya na lang mga kapatid ng paghahanda natin sa tinatawag na second coming. So kailangan handa tayo palagi sa pangalawang pagdating ng ating Creator. Kasi mga kapatid, I think malapit-lapit na talaga. Kasi kung pagbabasihan natin ang kwento ng Holy Scripture, the Bible, of course, ang pag-aaralan natin yung mga pangyayari, hindi nyo kakailan mga kapatid na malapit na. So, sabi nyo mga kapatid, hindi na sama na maghanap tayo ng kayamanan dito sa lupa. Pero, sana mas unahin natin, mas bigyan natin ang importansa ng kayamanan natin na nasa langit. Kaya, actually, hindi na ako masyadong nag-share ng ang tawag, yun ay salita ng Diyos. Pero allow me to share, diba? Kasi, mga kapatid, ano na tayo? Ligtas na tayo. Ito ay aking kananawaan, ito ay aking paniniwala. So, hindi natin saklay yung paniniwala ng iba. Akin kasi, kaya nga, Jesus ay namatay sa krus para iligtas tayo. So kung pag-uusapan natin ay kaligtasan, ligtas na tayo, kaya nga nagpapako si Jesus sa krus para iligtas yung kasalanan ng buong sangkatauhan. Sabi nga sa John 3:16, ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya inalay niya na yung kanyang bugtong na anak, which is Jesus Christ, para iligtas ang buong sangkatauhan. Ayan. So, sabi doon, kung sino man ang maniwala sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid.